Good day mga ka-sports natin dyan. Umiinit na nga ang labanan para sa MVP Award. Isa lang ang MVP Award, subalit lahat nga ay halos magagaling ang mga players kung saan nga ay talagang mahigpitan ngayon ang mga agawan nga sa award na MVP. Marahil mga ka-sports natin dyan, may kanya-kanya nga kayong manok kung sino ang talagang napupusuan nyo para nga mga ka-sports natin dyan ma-awardan ng MVP, sapagkat nga malapit na nga magtapos ang kanilang conference. Dahil nga papasok na ang semifinals, iilan lang dyan ang laban mga ka-sports at dediretso na nga agad tayo sa finals. At dito nga mga ka-sports, magkaka-awardan na nga ng kanilang individual award at syempre ang minimithi nga ng kanilang mga fans ang kanilang mga iniidolo ay sana sila ngayon ang maging season MVP sa pagtatapos nga ng PBL All Filipino Conference. Alamin natin kung sino talaga ang nangunguna at i-vote na ninyo yan kung para sa inyo, sino sa inyo ang karapat-dapat maging MVP. Atin yan pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe. At syempre, i-click nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng issue sa volleyball. Tatlong pangalan nga ngayon ang lumulutang at matunog ang kanilang mga name para nga sa MVP Award. Gemma Galanza, Cici Rundina, at Aya Laure. Marahil mga ka-sports natin dyan, marami na naman puputak ngayon sapagkat nga bakit raw kasama si Gemma Galanza? Kino-question kasi. At marami nga yung sasabi na baka daw magkaroon ng lutuan, at kung hindi daw magkakaroon ng lutuan, ay sure na daw sila na si Cici Rundina raw ang magiging MVP. Sinisigurado na nga to ng kanyang mga fans. Subalit nga, inilabas na nga ng pamunuan nga sa Philippines Volleyball Women's Federation kung saan nga ang statistic nga ng ating Gemma Galanza ay ipinakita na, at very consistent pala ito mga ka-sports natin dyan. Hindi lang sa points, sapagkat nga meron siyang receiving, digging, at all-around players nga raw ito. Ayon naman nga na sinabi nga noon sa isang interview ni Paul Borosa, si Gemma Galanza daw talaga ang nangunguna pagdating nga daw sa standing. Pero mga ka-sports natin dyan, duda naman dito mga ka-sports ang mga fans nga ni Cici Rundina, sapagkat nga karamihan talaga na nakikita naman ng ibang netizen na si Rundina daw talaga ang mas angat kay Queen Gemma Galanza. Pero hindi natin maitatago na talagang all-around players rin talaga itong si Gemma Galanza. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, si Queen Gemma Galanza na kaya ang hihirangin bilang MVP sa malapit na ngang matapos na PBL All Filipino Conference? Kung sa tingin nyo ay si Maring Gemma na, ikomento naman ninyo yan sa baba mga ka-sports natin dyan. Pero syempre, hindi naman dito papayag mga ka-sports ang mga fans nga ng Choco Mucho ang kanilang ang Cici Rundina naman para sa kanila ang hihirangin na MVP ngayon ngang conference. Dahil nga inangat niya ang Choco Mucho, at kitang-kita naman daw ang ebidensya na all-around players nga ang ating Cici Rundina. Gayunpaman mga ka-sports natin dyan, umaasa nga rin ang mga fans ni Cici Rundina na siya na talaga ang makakasungkit ng MVP Award dahil nga sa kanyang ipinakitang gilas at bagsik sa loob ng court. Alam rin natin kasi mga ka-sports natin dyan na talagang palaban rin itong si Cici Rundina. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, si Cici Rundina na ba ang hihirangin bilang MVP? Maaagaw niya kaya ang corona kay Gemma Galanza, sapagkat karamihan naman nagko-komento rin, sinasabi na si Gemma raw ang MVP. Pero syempre, gusto na rin itong i-claim ng mga fans nga ng Choco Mucho na ang kanila naman na hinahanga ang volleyball player spikers na si Rundina ang magkakaroon nga ng award na MVP. Kung para sa inyo si Cici, comment nyo na rin yan sa baba. Pero syempre, hindi rin dito magpapadaig ang mga fans nga ni Aya Laure kung saan nga mga sports natin dyan. Umaasa nga rin ang mga fans ni Laure na siya naman ang makakakuha ng MVP Award ngayong season.
Matindi rin ang pinakitang gilas ng ating Ea Laure ngayong conference matapos nga ng last season na hindi sila makasama sa top 4, pero ngayon naiangat niya rin ang kanyang team kung saan nga ay pasok na pasok sila sa semifinals. Si Ea Laure na ba ang napupusuan nyo? I-comment na rin nyo yan sa baba. So yun nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala ang tatlong angat nga na mga volleyball player, spiker, na kung saan nga ay talagang candidate para sa MVP award. Si Rundina, Gemma Galanza at Ea Laure. Kung sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, ay si Gemma Galanza na nga ang inyong napupusuan, or si Cici Rundina, or si Ea Laure man, mag-comment na kayo sa baba dyan sapagkat nga hinihingi ko ang opinion naman ng netizen power kung sino talaga para sa inyo ang MVP, sapagkat nakikita naman ninyo ang kanilang mga games or ang kanilang mga laban sa volleyball dito sa PVL. Sa tingin nyo, sino ba talaga ang karapat-dapat? Sapagkat nga mga ka-sports natin dyan, marami nga nagsasabi ngayon na baka daw lutuin ang MVP award. Pero mga ka-sports, wala naman sigurong lutuan pagdating dito sa PVL, hindi naman to beauty pageant. Sapagkat dito nakikita naman natin ang kanilang mga results araw-araw kung sino nga ang umaangat na players at sino naman ang bumababa na players para nga hindi nila makuha ang MVP award. Sa ngayon, mga ka-sports natin dyan, si Cici Rundina nga ang nasa number 1, number 2 nga si Gemma Galanza, at number 3 naman si Ea Laure. Pero tulad ng sabi ko, mababago pa nga ang nasabi natin standing sapagkat nga kasama pa rin sa kanilang mga puntos ang kanilang gagawin ngang games sa paparating na semifinals. At dahil nga umiinit talaga ang usapin pagdating nga sa agawan sa MVP award, narito na nga tayo mga ka-sports natin dyan. Ito na muna ang ating pag-usapan, at kahit nga sabihin natin na wala tayong karapatan para sino man sa kanila ang pumili, pero syempre meron naman netizen power na nakikita na sa kasalukuyan kung sino talaga ang mas angat nga sa tatlong ito. Kung sa tingin nyo sa Ea Laure, Gemma Galanza, Cici Rundina, ano pang hinihintay nyo? Suportahan na ninyo at magkomento na kayo na sa baba na sila ang para sa inyong MVP. At syempre mga ka-sports natin dyan, suportahan na rin natin sila sa papalapit na semifinals, at araw-araw nga tayong mag-a-updates rin sa kanilang mga games. Kaya tumutok kayo sa aking YouTube channel para hindi kayo mahuli sa lahat nga ng kanilang mga laban dito sa PVL All Filipino Conference. At para hindi kayo mahuli sa lahat ng kaganapan at issue na maiinit pa pagdating sa larangan ng volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.